Okay, so nandito na nga ako sa Tag 91.1 kasama ko si Maria Maldita, and medyo nakakaba pala pag nasa harap ka na ng mic mismo. Iba pa rin yung nagbablog ka na ikaw lang eh, pero pag kasama mo si Maria Maldita, nakakatakot. Hindi ko alam kung magmamaldita to on air. So abangan na ninyo maya-maya konti. Kasi nga ba, kunyari wala tayo sa radyo. Sige. Kunyari ano, magkikwentuhan lang tayo gano'n. Sige. Isa nga namang uber-duper mega super-licious powerfulness ever galornes na good morning! O diba sabi ko sa iyo eh, wala tayong weekend, masipag, charot. Eto na naman po kasama mo na para sa Pinoy Song Hits ngayong Saturday, Maria Maldita. At alam mo naman kapag Sabado, meron tayong DJ for a day. So eto na nga ating makakasama, makakakwentuhan para sa Pinoy Song Hits until 2 p.m. Hello! Hello! Good morning sa ating mga listeners dito sa Dubai and UAE. Kamusta ka naman? Ayos naman. Siyempre, ready na sa weekend. Wala ang ginagawa. At malapit ng Ramadan, kaya busy na sa mga activities dyan tulad ng mga kababayan natin na ikinig. So, magpakilala ka muna. Ikaw ay si DJ? Yes, ako po ang DJ for a day, DJ MPD. Ayan. Bakit MPD? Ayun, kasi nagbablog ako. So, Mr. Pinoy Dubai. So, Mr. Pinoy Dubai. Dubai yung vlog ko. So, senior cut ko na lang para tipid. Hindi sila mahihirapan. Senior cut na niya. Interns nga naman kasi kapag si Mr. Pinoy Dubai. At saka at the same time kasi pag iniisip nilang Mr. Pinoy Dubai parang sa competition beauty contest. So, inalist ko na lang yun. Sinort cut ko na lang. Mr. Oo nga, no? Parang ganun. So, MPD na lang. Kasi pag MPD, para ka namang pumipirma ka sa cheque. That's what, diba? CEO. pwede rin sabi nilang police station. Murakabat. Manila police. Murakabat police department. Pero actually, bakit siya MPD sa mga Pinoy sa Dubai? So, yung vlog ko nagpe-feature sa mga iba't ibang mga Pilipino, kababayan natin dito sa UAE. Oh, yung pala yun. At speaking of a DJ for a day natin na si DJ MPD, mamaya po mas kikilalanin natin siya at ang ating pagkikwentuhan mamaya ay may mga kinalaman sa work experiences na for sure marami kang makukuha at matututunan kay DJ MPD. So abangan po yan na dito sa Tag 91.1. Mahal ko, music ko. Nagtatrabaho ako sa Texas Roadhouse. Okay na mabanggitin ko? Talaga? Yes! Hoy, oh my gosh! Sa Dubai Mall? Sa Dubai Festival City Mall. Ah, doon ka? Yan. Favorite ka dyan. Anong paborito mo doon? Lahat! Lahat? Siyempre yung bread. Yung the best! At tapos ayun. Yung ang ginagawa ko dyan, di ba pag, yung, ewan ko, pag kapwa kasi Pinay natin yung nagsiserve, dadali nila sa iyo yung tinapay, tapos pag, kuya, pa-take out naman, di ba? Normal na yan, kasi may dagdag pa, pati yung honey cinnamon butter, yung sauce. Oo, hindi ako mahilig sa cinnamon, pero yun lang yung nagustuhan ko. Masarap yung kasi pag mga kababayan natin nag-order ng tinapay, sabi niya, more honey cinnamon butter. Kasi masarap naman talaga. Ganun. Tapos may kasama pa pong peanuts. Peanuts, yeah! Yes. Unlimited. Oh my gosh! Yeah. Mahilig tayo sa mga unlimited, di ba? Oo, at saka sa mga libre-libre. Libre-libre. Na tipong pag dumating yung order mo, busog ka na. Busog ka na. Tapos order na ka ng order tinapay. Take away na lang. Oo. Tapos sarap-sarap ng tinapay pag mainit pa. Yes. Pag malamig na, hindi masyado masarap. Pero yung suli pag i-take away mo, painitin mo na lang para balik siya sa dating lasa. Tapos favorite ko din dyan yung yung steak at saka yung ribs. Yung combination. Usually, ang in-order ng mga kababayan natin is yung ribeye and ribs combo. Yun nga. Yung juicy and flavorful yes! na steak. Yun. Kabayan meal na ata yun eh. I mean, usually in-order na. Dapat lagay kabayan meal. Good for two eh. Doon na po na po tayong usapan na dapat ay kay DJ MPD. Sige. So, ito kasi si DJ MPD na punta sa pagkain eh. Masarap kasi yung kumain ngayon eh. Oo. Pero ikaw ba, DJ MPD, gano'ng ka nakatagal dyan sa work na yun? 5 years. 5 years. So, nag-e-enjoy ka naman talaga? Yun ang masarap sa trabaho namin, especially sa brand namin, mm-hmm. kasi nandun yung fun all with purpose. Nag-e-enjoy ka, tapos normal naman, walang perfectong environment, pero masaya sa trabaho. Hindi nakaka-stress. So, 5 years ka na dyan? Oh, yes. In fairness, ha? So, ikaw ay sa nakatira dito, sa UAE? Nakatira ako sa may clock tower, sa Dera. Akala ko sa mismo clock tower. sa gitna ng clock tower ako na yun. Lumipat lang ako sa gilid. Sa gilid. So, family mo nandito? Wala na sa Pilipinas. So, wala akong relatives dito. Mga kaibigan lang.
So bakit mo naisip pumunta ng UAE? Lahat naman tayo pumunta dito. Bakit? For future, di ba? Para sa family pero natin. Pero bakit sa UAE? Meron kasi akong, nagtrabaho kasi ako sa isang brand ng fast food sa atin sa Pilipinas. So merong kakilala ako dito na pina-interview ko through Skype that time. So natanggap ako sa interview kaya kinuha ko dito. Ay, dinala siya din iba! Ang mas masakit nga lang, sabi kasi magtatrabaho ko sa cafeteria. By that time sa Pilipinas, hindi ko alam kung ano ang cafeteria. Which is, alam mo naman ang cafeteria dito. Tapos kinuha ko, yung pala ang trabaho ko, gumagawa ng shawarma. Ah! Medyo mahirap kasi wala tayong experience at walang trabaho ganun that time, di ba? Kaya so, nag-adjust ako nun. Speaking of work na ganyan, yan po yung pag-uusapan at pagkikwentuhan natin mamaya, yung mga experiences niya na for sure marami talaga kayong matututunan. Yes. So ayan, abangan niyo po ang ating kwentuhan na dito lang yan sa Tag 91.1. Mahal ko, music go! Eto na nga, ituloy na natin yung ating naudlot na kwentuhan na kanina about work experiences. Mm-hmm. So, pagdating mo dito, paano ikwento mo? Ano yung mga experiences mo na may mga natutunan ka, na-realize ka? Ayun, pinaka-importante kasi sa pag-usapan natin yung tinatawag nating patience. Patience yan, is a virtue. Paano ba nagamit yun? Kasi nung nag-start ako dito, shawarma lang, di ba? Tapos, yung sa trabaho ko, pinilit talaga ako mag-shawarma. Which is hindi ako marunong. Not that I don't want, pero wala akong idea. Sabi nung nakakuha sa akin that time, kasi kinuha niya ako on visit visa, sabi niya, you will learn how to make shawarma or I will send you back. Oh, tama, which is tama naman na kailangan mo talagang aralin din. So kahit mahirap naman, so tinry ko na lang. Uh-huh. Nasurvive ko naman yun. Tapos nagtrabaho ko dun for like 3 months. Then, So, nag-exit ka sa ibang lugar, tapos? Pinabalik naman ako, tapos kinlos yung cafeteria kasi sabi niya gusto niya ng mga Pilipino kasi nakita niya ako paano nagtrabaho. Not because I am ako, kundi bilang Pilipino, iba tayo nagtrabaho, yes. Di ba? So, lahat ng ibang lahi, kinansel niya, naghintay ako ng mga Pilipino na from sa Pinas, mga kaibigan ko. Then, 1 year ako nagtrabaho dun with 500 na sweldo lang. Monthly? Anong year yan? 2007. Maliit ang 500 dirhams na noon o malaki na? Para sa akin bilang bagon, malaki na. Pero sa mga iba, parang kasi mababa masyado. Kasi 500 dirhams monthly? Magkano binabayad mo sa bahay that time? O kasama na siya? Kasama na siya. Libre na siya. Pero ang pagkain kasama na? Ang hindi ko lang matanggap dun, for 1 year and a half, ang kinakain ko lang tanghali shawarma and dinner is burger lang. Yun, dun ako medyo nahirapan. Kasi maano ka na, mauuta ka na yun. Tapos, 12 hours on duty, walang day off. Yun ang hirap na naranasan ko. Pero hindi ako sumuko. Medyo na kulong ako, naapektuhan yung... Kasi parang stepping stone mo para makuha, yes, yung gusto mo. At saka nakapunta na ako dito kahit papano because, yes, of my sponsor. Tama. Wala akong pera eh. Oo. Pero yun nga, ang consequence lang is nakalbo ko pa unti-unti kasi nga, that time pinapara ko yung kapatid ko. Then wala akong mga nutrients sa katawan ko. Nagpa-check up ako sa doctor na sabi ko, bakit ako nakakalbo? Bakit puro buto na lang ako. Sabi niya kasi kulang ka sa mga nutrients, ganyan. So, yun lang yung consequence. Tinis ko yun, burger, lunch, and dinner. Walang rice. Oh my gosh. Ang walang hirap na rice sa Pinoy, walang rice! Yes. Alam mo naman ang rice, rice is life sa rice atin. Rice is life sa atin. Oh, usually, gusto pa nga natin unlimited rice, diba? So, yun lang na burger, lunch, and dinner. Tinis ko lang. For 12 hours, walang day off. Pero ang kaloka pala ito. Mamaya, itutuloy niya pa po yung kwento na yan, kanyang mga work experiences na for sure maraming talaga nakaka-relate. Yes. So, kasama pa rin po Maria Maldita and DJ MPD dito sa Tag 91.1. Mahal ko, music ko. Buhay, ha? Be kuwela, be happy. May kabay. Kasama pa rin sa Pinoy Song Hit si DJ MPD, ang inyong DJ for a day. At kabayan, may gimmick na naman tayo mamaya pa sa Tag Center Stage. Enjoy the live performances featuring some of the hottest local bands. Simultaneous and live broadcast on air and online sa facebook.com/tag91ae. This time, makakasama natin ang mga bands na Sisa at Colorum. Abangan na mamaya ha, 4 to 6 p.m. dito lang sa Tag 91.1. Sama-sama tayo sa Tag Center Stage 'cause we bring the gimmick to you.
Mamaya abangan ulit, tutuloy pa rin natin ang ating mga kwentuhan about work experience with Maria Maldita. Kasama na siya ulit dito sa Mahal Ko, Music Ko. Again, I'm your DJ for today, DJ MPD. Kinabahan? Grabe. Nakakaba pala. Hindi, okay lang. Ganun talaga, first time. So, eto na nga si DJ MPD. After mo mag-shawarma, anong naging next work mo? Ayun, na-close yung cafeteria kasi hindi masyado kumita. So, pinadala kami sa isang restaurant na medyo nag-increase naman yung sweldo. Naging 1,200. Wow! Wow, ang laki ng impact, di ba? Pero ang trabaho namin, halos lahat na ginagawa namin. So, alam mo yung ibang lahi, parang utos-utusan ka lang that time. So, to make it short, nag-request ako ng NOC. Okay. No objection certificate. By that time, meron pa tayong mga transfer visa. Okay. That time. So, nung nagpa-transfer visa na, I mean, nagpa-cancel na ako for transfer visa, naghanap ako ng trabaho doon for 1 month. Believe me or not, tubig lang ang dala ko. Talaga? Naglalakad ako sa ads man. So, ano kinakain mo noon? Yung wala akong dalang pagkain. So, tubig lang talaga sa bag kasi wala akong budget. Okay. Bakit sa ads man? Sa ads man ako that time pala. Ah. By the way, hindi sa Dubai. Ah, okay. Ayun. Naglalakad ako for 1 month para maghanap ng trabaho, tubig lang ang dala. Tapos, nakakita ka naman ng work? Nakita ko ng trabaho sa isang coffee shop and coffee restaurant. Shop. Oo, meron doon. Tapos, pinangakuan ako ng trabaho. Sabi niya, ng visa. Sabi niya, gagawin ka namin ng visa within 1 month. So, maabot na yung 2 months and 3 months, hindi pa rin ginagawa yung visa. So, nag-resign ka ulit? So, umalis ako dun. Saan ka naman lumipat? Yun, nung umalis ako dun, wala akong nilipatan. Pero, by that time kasi natulog ako sa mga batuan sa gilid ng dagat sa Adsman. Kasi wala akong mauwian. Pwede ba yun? By that time, bahala na si Batman that time. Natulog okay. ako for 1 week. Parang ano pala to, kwento mo yung Dubai ni ni Aga Mulak at saka ni John Lloyd Cruz. Ayun. Na si John Lloyd ay natulog sa ilalim ng tulay. At, si John Lloyd ba o si Aga? Aga ba John Lloyd? Oh, nakalimutan ko. Sa ilalim ng tulay. Mm. Diba, yun yung mga pinagdaanan din niya sa so may pagka-Aga Mulak ka pala. Naranasan ko yung for 1 week doon. Oo. So, bago mo narating yung kinalalagyan mo ngayon, bukod sa coffee shop, ano pa yung napuntahan mong work? Ayun, sa restaurant din, tapos hotel and restaurant at the same time. So, naging receptionist ako that time. Uh-oh. Then, housekeeping supervisor. Although, hindi naman kalakihan yung sweldo sa hotel, pero masaya na rin and blessed. Pero, may nakalimutan pala akong ikwento. Nung that time ako nagtatrabaho sa cafeteria, nung first job ko, meron pang 1 month doon na pinatrabaho ako ng amo ko nung sarado ang cafeteria. Pinadala ako sa disyerto. Bakit? Nagpakain ng mga kambing, camel at mga manok doon. Talaga? Yes. Yun ang hindi ko nakwento kanina. For 1 month. Oo. Mainit-init doon. Tinis ko lang kasi ayaw ko lang talagang umuwi. Oo. Kasi tayong mga Pinoy, ito po yung siguro natutunan ko sa kanya, no? Tayo kasi talaga, actually, ugali talaga natin itong mga Pinoy eh. Mm. Ang matututunan mo sa kwento niya, sa mga experiences niya sa work, na for sure, a-agree po ang ating mga kababayan is, tayong mga Pinoy, kahit gaano kahirap ang trabaho, kahit gaano kababa ang pagsisimula natin sa trabaho, pagsisikapan natin mabuti yan kasi naniniwala tayo na aangat tayo, makukuha natin yung gusto nating trabaho and kailangan kasi natin to para sa pamilya natin. Laging nandun yung why natin eh, yung pamilya natin. So kahit gaano kahirap, titiisin natin. Tama, di ba? Yes, tama. Titiisin natin kasi nandito na tayo eh. Bakit yes, pa tayo susuko? Oo. At ngayon, di ba, bonggang-bongga na siya, nagbablog na siya. Vlogging with purpose. Yun ang kinainatnan, oo, ng kanyang mga paghihirap, pagtitiis, pagsisikap nung nagsimula siya dito sa UAE. At ngayon 12 years na siya at na-enjoy mo ng bonggang Dubai. Yes, and iko-connect ko lang yung nung experience ko dati. Kaya gumawa ako ng Facebook group, okay lang by mention, Pinay Dubai Jobs in UAE. Okay. Ginawa ko yun kasi gusto kong makatulong sa mga kababayan natin kahit mag-share lang ng information. Ah, yes, kasi yes, may experience ako ng bad, gusto kong mag-share through that. Then after nagawa ko yung Pinoy Dubai Jobs in UAE, doon naisip ko na kailangan ko i-develop yung confidence ko, yung kapal ng mukha ko through Mr. Pinoy Dubai. Connected sila eh. Ah, yun pala yun. Yun. O, ibang-iba si DJ MPD. More kwentuhan pa po ha. Abangan niya na dito sa Tag 91.1. Mahal ko, music ko. Sure na sure ako, sobrang dami ang natuwa at marami ang natutunan sa mga experiences ni
DJ MPD. Ayun. I hope marami kayong natutunan guys sa mga experience ko na maaaring yung i-apply doon sa mga baguhan ngayon dito sa Dubai. Yes. O ikaw ba, DJ MPD, baka meron kang gustong batiin? Yes, gusto kong batiin ang mga ka-roommate ko, si Matt, si Tisan, si Joanne, si Joseph, sa lahat ng room 303 Al Oroba Building. And of course, yung mga kaibigan ko, si Club Pinoy, Juan Dubai, Pinoy Expat Stories, at sa lahat ng mga vloggers na nakikinig. And of course, my Texas Roadhouse Family and Hunters Dubai Bikers Group. Ayan. And thank you so much, Maria Maldita, for the chance na mapunta dito sa tag mismo. Ay, maraming salamat honor din kasi pinaunlakan mo yung aking invitation. So, thank you so much. Kahit kinabahan ako ng sobra-sobra. Pero nag-enjoy ka naman. Enjoy na enjoy. Okay, so thank you so much.